Ang Basilica Minore na Imaculada Concepcion sa Malolos ay saksi sa daloy ng kasaysayan ng bayan na ito at ng matibay at buhay na pananampalataya ng mga Maloleño. Mula sa simpleng kapilya sa Pook, Kanalate, kung saan ipinunla ang pananampalatayang Kristiyano sa Malolos ng mga paring Agustino, ang katedral ngayon ay testamento sa kasaysayan ng bayan, dioceses at ng bansang Pilipinas. Noong Setyembre 1898 hanggang Marso 1899, ginamit ni General Emilio Aguinaldo ang kumbento at ang simbahan bilang palasyo presidensyal ng Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas. Biyernes Santo noong 31 ng Marso 1899, inutusan niya si General Antonio Luna na sunugin ang kumbento at ang simbahan kasama ang tansong altar upang walang matirang mapakikinabangan ang mga Amerikano. Ang simbahan ay sumailalim sa ilang pagbabago at pagawain para sa paghahanda nito sa pagpapasinaya bilang katedral pangdiosesis. Gayon din ang pagpapasinaya sa una nitong obispo, Manuel del Rosario, noong Marso ng taong 1862. Ang imahe ng Birhing Imaculada Concepcion na makikita sa itaas ng kampanaryo ay mula sa kagandahang loob ni Amparo Bautista Julian. Giniba ang communion rail at isinaayos muli ang sangtuaryo ng katedral para sa pagtatalaga ng pangalawa nitong obispo, si Rilo Almario Jr., noong Disyembre 1876. Ang stained glass na kinatatampukan ng larawan ng Birhen ng Lourdes at Miraculous Medal ay inilagay rin sa magkabilang bintana ng sangtuaryo. Ang pinakamatutunghayang katangian ng katedral ay ang bahagyang pabilog na arko nito sa babang bahagi na nagpapamalas ng impluwensyang barok. Ang patriyanggulong palamuting pinatingkad lalo ng nakausling pasimano ay makikita sa ibabaw at gitnang bahagi ng harapan, kasama sa dekorasyon ang mga animong sulo na palumuti sa ibabaw. Matutunghayan din ang mga triglyph at makikita ang sagisag ng mga Agustino sa gitnang bahagi. Sa mismong itaas, katapat ng altar at retablo, ay dalawang pintang larawan ni Aris Bagtas. Ang nasa dulong larawan na nagpapakita ng istorya ng paglikha at ang lumang Eva at Adan ay nasa inkulturadong interpretasyon. Ang kabilang larawan naman ay ang konsepto ng bagong Eva at Adan sa katauhan ni Jesus habang kinokoronahan ng kanyang inang si Maria, naliligiran ng 7 arkanghel at 12 bituin na sumisimbolo sa 12 tribo ng Israel. Ang bagong retablo sa kaliwang bahagi ay kinatatampukan ng mga imahe ng iba't ibang santo na naging bahagi at instrumento ng kasaysayan ng diosesis ng Malolos. Sa ilalim ng dome ay makikita ang 4 na ebanghelista na guhit ng kilalang Bulakenyong pintor na si Saling Marasigan. Ang mga larawan ay nakalagay sa kahoy na kwadra na mayroong mga simbolong bulak at mga prutas ng bulakan na gawa ng mag-aamang Tony Magtoto. Sa kaliwat kanang bahagi ng sangtuaryo, makikita ang larawang pinta ni Jose Kawili na nagpapakita ng tablo ng anunsasyon at pagdalaw ng anghel kay Birheng Maria. Ang mga stained glass na panel ay nagpapakita ng mga patron ng 9 na nasasakupang bikarya ng diosesis ng Malolos. Thank you.
Kilala sa tawag na trono ng obispo na ginagamit karaniwan sa liturhikal na selebrasyon. Ito ay sumisimbolo sa pagtuturo ng kapangyarihan ng obispo sa simbahan. Mayroong tatlong pinto sa harapan ng katedral. Ang pinto ng muling pagkabuhay, ang pinto ni Maria, at ang pinto ng buhay na siya ring tinatawag na Jubilee Door. Ito ay bukas tuwing taon ng Jubilee. Matutunghayan sa mga nakaukit sa pinto ng buhay ang mga imaheng naglalarawan ng buhay. Ang pinto ng muling pagkabuhay ay naglalarawan ng mga imahe ng kawalang hanggan, samantalang ang pinto ni Maria ay tungkol sa iba't ibang tagpo sa buhay ng mahal na ina. Ang dalawang pinto sa gilid ng basilika ay may ukit ng 12 sagisag ng Imakulada Konsepsyon na hango sa tradisyong Kristiyano. Ito ang Basilica Minore ng Imakulada Konsepsyon, saksi sa daloy ng kasaysayan at ng matibay at buhay na pananampalataya ng mga Malolenyo.